Hello, hello, hello mga kaibigan at kumusta kayo dyan? Bago natin simulan ang video nito ay shoutout muna sa mga sumusuporta sa ating channel. Shoutout kay Christine Tang, shoutout kay Alexander Juan at kay Alisa Orlino. At please support na din natin ang channel ni RCM Motovlog at kay Sir Lopez Vlog. Maraming salamat po. Ang pinakamahusay na ninjang babae na walang iba kundi si Hanabi. Kung nais mong malaman ang kwento ng Mobile Legends Hero na ito, ay ipagpatuloy mo lang ang panunod sa video ito. Hello, kung bago ka lang sa channel ko kaibigan ay hinanayaan na kitang mag-subscribe at pakihit na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga bagong videos na ia-upload sa channel na ito. Maraming salamat po! Sa lugar ng Kaja Riverlands kung saan dito naroroon ang mga magagaling na ninja sa Land of Dawn. Dito ay mayroong nahating dalawang paksyon sa mga ito at ito ay ang Scarlet at Shadow Sect. At nagsimula lamang ito nang dahil sa nangyaring pakikipagkompetensyaan ng kanilang husay at galing sa pakikipaglaban ng dalawang grupong ito. Na doon din ay mayroong nangyaring pagtataksil na sanhi ng pagkakaroon ng matinding labanan. At ang taong siyang kapakanan ng lahat nito ay walang iba kundi ang kinilala noon bilang pinakamalakas na ninja na si Hanzo. Mayroong isang batang babaeng ninja na nagngangalang Hanabi at siya ay nagsanay ng gusto para makuha ang Supreme Grandmaster ng sektang Scarlet Shadow Ninja na mula lamang sa kanyang murang edad. At sa bawat pagsasanay talaga ni Hanabi ay tila sobrang pinapahirapan siya ng gusto sa mga pagsubok. At upang sa ganun ay makita ng kanyang mga Grandmasters kung hanggang saan ba talaga ang kanyang lakas, ngunit talaga namang pinabilib niya ang mga ito dahil hindi talaga nila maitatanggi na siya ang pinakamahusay na estudyanteng ninja mula sa mga babae. At doon din ay kahit na siya ay bata pa lamang ay nagawa niyang malampasan ang alinman sa kanyang kapantay noon at ang mga batang nakasabayan niya sa una pa lamang. Isang araw ay habang siya ay nag-eensayo ng maigi ay mayroong isang ninja ang nakapansin mula sa kanyang husay dito. At doon nga ay laging pinanunood ng ninjang ito ang bawat pagsasanay na ginagawa ni Hanabi. Ngunit sa kabila ng pagmamasid ng ninjang ito ay napansin din naman agad ni Hanabi ito. Ngunit hindi niya lang ito magawang lingunin ng maayos dahil sa nasa ensayo siya. Hanggang sa dumating na nga ang punto na ang dalawang ito ay nagkatagpo na at ang mga ito ay nagkatinginan. At sa pagkakataon na iyon ay ipinakilala ng ninja ang kanyang sarili kay Hanabi. At ang ninja pala na iyon ay walang iba kundi ang nagngangalang Hayabusa ng Shadow Sect. Doon ay nagkaroon naman sila ng pag-uusap at di naman nagtagal ay naging malapit naman na sila sa isa't isa. At hanggang sa tumagal ay naging komportable sila sa isa't isa. At dumating ang pagkakataon naman na nalaman ni Hanabi mula sa kanilang pag-uusap na isa pala sa mga pinakamagaling na ninja itong si Hayabusa at kinikilala siya ng marami. Kaya't natuwa naman si Hanabi dito dahil hindi niya inakala na ang kanyang nakakasama pala ay ang kinikilala ng ilan na isang mahusay na ninja. At doon nga ay sa tuwing maliwanag ang buwan ay sinusubukan ni Hanabi na makahanap ng paraan upang pukawin ang batang si Hayabusa na mag-ensayo sa kanya na dito nga ay magkakaroon sila ng duelo o isang ensayo na maglalaban sila sa isa't isa. Gayunpaman, nasubukan naman na nilang maglaban ng maraming beses. Ngunit dito ay hindi niya kailanmang magawa na talunin ang batang si Hayabusa
Dahil sa galing nito sa paggamit ng diskarteng bilis sa ipinagsama na espiritismo at anino na ito nga ay nagawa niyang lituin ang kanyang kalaban. At ito ang kanyang laging ginagamit na estilo laban kay Hanabi. Habang silang dalawa ay unti-unting lumaki nang magkasama, sobrang naging malapit na talaga ang isa't isa sa kanila. Na dito na nga pala ay hindi namamalayan ni Hanabi na nagkakaroon na pala siya ng pagtingin kay Hayabusa. At gayon paman din ay mayroon ding pag-aalala talaga ng sobra si Hanabi para kay Hayabusa. Dahil naikwento ni Hayabusa kay Hanabi na darating ang panahon na siya raw ay dadaan sa pagsubok na labanan, na ito nga ay ang patayin ang legendary Shadow of Iga, na ito nga ay walang iba kundi si Hanzo. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon na iyon, at sa araw na upang itakda ang batang Shadow Ninja na si Hayabusa. Sa katunayan kung bakit ito ang misyon ni Hayabusa ay nang dahil raw sa nagawang pagtataksil ni Hanzo mula sa kanyang sariling angkan, na dito ay pinaslang niya ang dalawang ninja na pinakamatinik sa kanilang angkan. Kaya't dito ay napahiga na lang si Hayabusa sa mga damuhan habang nakatingin sa bilog na buwan. Na dito ay makikita ang refleksyon ng liwanag ng buwan sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon ay tahimik na tinignan niya si Hanabi at sinabing tatanggapin na niya ang misyon na itinakda para sa kanya. At dito ay sobrang kinakabahan at nag-aalala ang pakiramdam ni Hanabi para kay Hayabusa, dahil alam niyang napakadelikado ang kanyang gagawin dahil makakaharap niya ang napakadelikadong ninja na si Hanzo. At hindi lang ipinapahalata at masabihin ni Hanabi ang kanyang sobrang pag-aalala at nararamdaman para kay Hayabusa, sapagkat ito'y itinatago niya pa lamang. Ngunit sa mga sandaling din na iyon ay bigla na lang dumating si Kagura, na isang espiritistang babae, na sinabi ni Hayabusa kay Hanabi na kababata niya ito na si Kagura. At doon ay hindi inaasahan na makaramdam na lang ng labis na paghihimagti si Hanabi, na dito ay dahil sa kanyang nakikita kay Hayabusa at Kagura na nagngingitian at nagtatawanan habang nagkakamustahan sa isa't isa. Kaya't ang puso ni Hanabi ay napuno ng selos at galit na hindi maintindihan ni Hanabi kung bakit niya nararamdaman iyon, at hindi niya ito nasasabi kay Hayabusa sapagkat nahihiya siya at iniisip niya na lamang na wala siyang karapatan para magselos. At dito din ay nang marinig ni Hanabi ang balita na kapag matatalo ni Hayabusa si Hanzo, ay si Hayabusa na ang magiging susunod na shadow ng kanilang clan. Kaya't sa puntong iyon ay pumasok na lang sa isip ni Hanabi na gusto na din niyang gawin ang misyon ni Hayabusa upang maipakita niya na siya ay isang malakas din. Kaya doon ay nagpasya si Hanabi na kunin ang ipinagbabawal na sandata ng kanyang sekta, na ito nga ay ang pinatawag na Higanbana, na itinatago ng kanilang Supreme Grandmasters. At pagkatapos ay nagsimula siyang hanapin si Hanzo upang hamunin niya ito ng isang pangwakas na kompetisyon. At ngayon, ang kanyang isang hangarin sa buhay ay ang patayin ang nakakahiyang dating shadow na si Hanzo, bago pa iyon gawin ni Hayabusa. At dito na nga nagtatapos ang kwento ng Mobile Legends hero na si Hanabi. Sana ay nagustuhan niyo ang video nito, at kung may suggestion ka man kaibigan ay malaya kang i-comment yan, at huwag kakalimutang mag-like, share at subscribe. Maraming maraming salamat po sa panonood at mag-ingat kayo lagi. God bless. Thank you.
secrets and